Ito na ang ating sabaw. Okay. Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. This is Bella Bautista HK again. Tayo magluluto ng sabaw para sa ating dinner. Kasi dito sa Hong Kong, mahilig talaga sila sa sabaw. Iyan na ang pinakatubig nila na inamin nila. So, ito ang ating mga sangkap. Meron ako rito ang carrots, sayuti, kamatis, patatas, mais, saka ginger, then ito ang gagamitin natin para sa sabaw, imbis ng karne, fish tail na lang, para mas lalong masustansya ang ating niluluto. Okay, so ngayon, imain ko na ang mga sangkap. I-prepare na natin. So, ito na, ready na ang ating mga sangkap. Nahihiwa ko na. At yung isda, naprito ko na rin. Yung isda, ilalagay ko lang ito pag ang ating mga gulay ay totally luto na talaga yung nalaga na talaga. Kasi yung kukunin lang naman namin dito is yung sabaw. Tsaka yung isda, isa-serve ko rin yan. Din ito mga gulay, hindi na yan kakainin kasi ano lang, pampalasa lang ng sabaw. Pwede rin yung mais, pwede rin kainin. Kung sino may gusto. So, without further ado, let's start cooking. Ready na ang ating mga sangka. At ang ating kaldero. Ready na rin. So, lagay muna natin yung luya. Then, ang ating sayote and carrots, lagay na natin. Okay? And then, ang ating patatas at saka mais, lagay na rin. Ang ating kamatis. Ayan. So, takpan natin. At ating ilalagay ang ating mga sangkap at ating mga gulay. Ngayon naman, lagyan natin yung brown dates at saka almond. Nakalimutan ko lang sa aking cheddar. So, ngayon, lagyan natin yan. Ang ating sabaw ay Cantonese soup. Ito lagi ang niluluto ng mga Hong Kong people. Ginagawa nila yung sabaw, especially ngayon, pa-winter na. So, kailangan talaga na may niluluto ka palagi araw-araw na sabaw. Para daw protection sa lamig. Ito na mga isda, kaya pinrito ko siya ng bahagya. Okay? Para pag naluto siya, hindi madurog yung lamang. Ayan ang technique niya. Iprito muna natin bago natin ilagay sa ating sabaw. So, lalaga natin yung ating sabaw ng 2 oras hanggang 3 oras. Bago natin ilagay yung isda. Ilalagay ko lang yung isda pag malapit na kaming kakain. At least 15 minutes bago kami kumain. So, ngayon ilagay na natin yung isda. Konti na yung tubig ng sabaw. Okay. So, pakuluin natin siya ng another 15 minutes at least. Okay. Ayan. Ngayon, timpala na natin ng ating sabaw ng asin. Ganyan lang, asin lang.
Saka konting white pepper. Yan. White pepper. Okay. So, okay na yan. Ito na ang ating sabaw. Okay. So, muli, salamat sa pagsama sa aking pagluluto. Sana nagustuhan nyo ang ating sabaw ngayong araw. And then, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe, like, and hit mo na rin yung notification bell para update ka sa aking susunod pang video. Okay, alright? Thank you so much. See you next time. Oh my God.